Ayun, no? So, what's up mga kaibigan? So, for today's episode ay gagawa tayo ng do-it-yourself bucket type na gagamitin natin para sa Kratky method. So, ano ba tamang term? Bucket Kratky method. So, gagawa tayo mag-do-it-yourself tayo. So, ngayon, ang mga materials na kailangan natin, syempre ay ito. Timba, ayan, nabili natin ito sa palengke. So, ang gagamitin natin, bubuntasan natin dito ay ito. So, ang ilalagay ko dito ay yung talong tsaka kangkong, no? So, kailangan din natin dito para mahigpitan yung itong ating hulso. So, dito sa hulso na gagamitin natin ay meron ako isang set dito pero pinili ko yung 3 inches kasi ilalagay natin yung styro cups doon sa ibabaw. Ayan, dito. So, kung makikita nyo dito sa ibabaw. Ayan. So, sagad yan. Kukuhanin ko lang yung seedlings ng talong para mapakita ko sa inyo kung ano yung gagamitin natin. So, wait lang. Power! So, ayan mga kaibigan, ano? Ito yung gagamitin natin dito sa ating gagawing bucket type na bucket type para sa ating na Kratky method ng gagamitin nating method. So dito tatry natin yung talong then yung kangkong. Alam naman natin ang kangkong ay nabubuhay sa tubig pero tignan natin kung kaya natin siyang mapalaki nang hindi tayo nagdidilig or minimal lang yung dilig at maaaring mist lang kung lalo na kung mainit. Same din dito sa ating talong, no? So, meron tayong mga kaibigan na nakapagpalaki na ng talong lalo na yung Dutch bucket na type ng ating hydroponics. So, ang gagamitin din natin dito ay sa ngayon ay inaaral ko pa yung master blend pero yun na yung gagamitin natin dito. So, nagtanong tayo sa mga kaibigan natin dyan, kay Sir Niel at kay Sir Jules ng JNG Hydroponics. And, ayun, syempre gagamit tayo nito. Ayan. Pero sa ngayon, ay hindi ko muna ipapakita. Siguro sa part 2 na lang, yung ipapakita yung mixing ng master blend. Para mapakita ko rin sa inyo kung ano yung ratio. Gagamit tayo ng calculator. So, ayun. Sige, simulan na natin. So, ngayon, iniwalay ko na yung ito, yung 76 mm or 3 inches na also. So, ayan. Iwalay muna natin ito, diba? Then, iwalay din natin itong seedlings natin. Itong kangkong. And, ibababa natin ito. Yung mga bubutasan lang natin ay yung mga takip. So, dito, ito, itatabi muna natin ito. So, ngayon, gagamit tayo ng barena. So, kung kayo ay hindi pa ganoon kagamay ang paggamit ng barena, ay magpatulong kayo kila nanay, ate, kuya, or sa any guardian na available dyan sa inyo. So, ngayon ay hindi ko madadirect dito na butasan since baka mabasag itong ating salamin. And isa sa mga dapat gawin ay talagang indoor natin siyang, outdoor natin siyang gagawin. Pero dahil nga maulan, and hindi tayo makapunta na sa taniman, dito na lang since itong ating bucket type naman na to ay gagamit dito lang natin sa harapan natin, sa harapan ng bahay natin itatanim. So, ngayon, gagamit tayo itong upuan. Pero kung meron kayong mga power pananghalang dyan, para dito, ayan. So, itanda naman yung gitna, yan yung magiging center natin. So, ngayon, sige, start na tayo. Buhin muna natin to. Ayan, kabit ko muna to. So, pag bumili kayong hole, so, ay nandiyan na siya. Available na rin siya doon sa mga ito yung mga ganito. So ngayon, paalala lang, pag kayo ay gagamit nito, mag-ingat. Kasi, baka masugatan kayo. So, dahan lang din ang paggamit natin para hindi tayo masaktan or hindi tayo mapahamak sa paggamit nito. So, pero kung wala kayong barena, pwede kayong mag-init ng lata
ng sardinas, yung malaki, or lata ng evaporada or condensada, para yun yung gagamitin nyo. Init nyo lang din, i-sentro nyo lang din, para malutas yung shaman. Kita nyo lang mabuti. Yan. So, kung idadirect ko siya dito, baka lumusot, mabasag yung ating salamin. So, yun, sabi ko kanina, gagamit tayo nito. Yan. So, mag-ingat sa paggamit nito. Itong 3 inches ay sakto na siya sa dito. Ayan. Sige, hawakan nyo lang. Oops, taka, hammer. So, ayun, ganun lang kadali yung pagbubutas ng ating takip sa ating system. So, ngayon, ayan, ganyan natin siya ilalagay and fit na fit siya. Ayan, so, ngayon, sa mga susunod na araw ay lalagyan din natin siya ng insulator, lalo na kung mainit. Since hindi pa tayo nakakukuha, ibang part naman yung paglalagay ng insulator dito sa ating takip. So, ngayon, start na tayo. Eh, tapusin na natin itong akin. Oops! Ganun pa rin, ingat lang sa paggawa. Dalawa, lima ang kailangan natin. Then, 5. So, ayun, tapos na natin na butasan. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano natin siya ilalagay. So, dito, hindi ko alam kung ilang dito yung pag, pero maghalo na lang ako ng buo kasi ang sakto hanggang dito. Ayan. Pag nilagay mo siya, ang sakto siya hanggang dito sa guhit nitong timba na to. Pero kung meron kayo makita mas malaki, ay maganda yun para at least hindi na kayong verify if ever na maubo siya. Lalo na, itong ating talong na itatanim ay fruiting. Fruiting na ano siya. Ayan. So, unlike nitong ating talong na pure leaves lang. So, more or less, parang lettuce lang din siya. Ayan. So, meron tayong bucket type. So, dito, siguro sa mga susunod na episode natin nito, ay lalagyan natin siya ng insulator. Same din sa paghahalo ng nutrient solution. So, again, ito ay experiment pa lang since hindi pa tayo gamay. Hindi pa natin gamay ang paghahalo nito. Pero, nagtanong na tayo sa mga kaibigan natin na sila Sir Jules and Sir Niet. So, maaaring maging hindi pa ako successful. Pero, hopefully ay maging maganda since na-try ko naman siya sa Petsay natin last time. Sa 5 box ng Petsay. And, maganda naman ang naging outcome. So, ngayon ay, ayan. So, meron akong 5. Meron akong 5 Dutch bucket. Na, gaganito. So, ayan. Ayan. So, marami siyang tubig. So, ibig sabihin ay matagal-tagal natin siya nilalagyan. Pero hindi ko mapapangako na sakto na itong laman nitong tubig na to hanggang harvest. So ang target naman natin dito sa kangkong ay meron tayong maani if ever na kailangan natin siya ng petsay. Since gugupit-kupitin lang naman natin. So ito ang ginawa ko dito ay direct germination dito sa cup na to. Pero itong talong natin ay tawag dito, tinransplant ko pa siya. So naantay ko pang lumaki pa yung apat pa na malalaking dahon yung meron siya para i-full blast ko na dito using the master blend. Now, ito. Pero kung hindi pa gamay gumamit ng master blend, same ko na nag-experiment, ay
pwede naman kayong gumamit ng Prima or yung Snap Solution since yung mga yon ay ilan sa mga gamit ko na or subok ko na. So ngayon, ayan, kung makikita nyo, ay meron na tayo ditong Dutch Bucket na Crutty Method. So again, ito ay Dutch Bucket Crutty Method. So ayan, DIY. So hindi nyo na kailangan bumili. Kung meron man kayong mabibilihan, ay okay lang din. Pero kung gusto nyo na kayo yung gagawa at feel nyo yung procedures ng paggawa nito, ay pwedeng-pwede ito sa inyo. Ngayon, pwede kayong gumamit ng lata, pambutas, kung wala kayong barel. So, sige, sundan nyo ako sa mga susunod pang episode ng ating gagawin dito. So, sana ay makaharvest tayo ng fresh talong dito sa ating crutty bucket system. So, thank you so much and God bless!